mga idol. Pambansang kamauma ni Pacquiao, may mensahe sa nangyari kay Kenneth Igano. Nalulungkot ito sa sinapit ni Kenneth Igano. May ibang plano daw ang Diyos para kay Kenneth. Ang gawing inspirasyon ang ipinakitang tapang sa ibabaw ng lona. Patuloy pa din naman ang suporta nito sa mga atletang Pinoy, lalong-lalo na sa mga boksingero. Alam daw ni Pacquiao ang hirap ng mga Pinoy at ang kanilang pinagdadaanan, kaya buo ang kanyang suporta sa mga Filipino fighters. Kahit nakikiramay daw ang buong blow-by-blow team sa pamilya ni Kenneth Igano. Ito pong ikinalulungkot ang pagpala ng ating magiting na atleta na si Kenneth Igano. Matindi ang tapang na ipinakita niya sa kanyang laban at isa na siya sa mga susunod na kampiyon ng ating bansa. But the Lord has other plans, at ang magagawa na lang po natin ay ang hangaan ng kanyang kagitingan na sana magsilbing inspirasyon sa ating iba pang mga kababayan. Sa ibang banda naman, ayon sa Japanese promoter ni Casimero na si Ito Masayuki, ay gusto nitong itapat si Casimero kay Naoya Inoue. Yun ay kung kaya nitong manalo sa kalaban nitong Amerikano na si Stephen Fulton. Pero kung matalo si Inoue, ay wala nang interes pa itong si Ito Masayuki na itapat ang hapon kay Casimero. Dahil ang target nga po ng TBP promotion ay ang title shot at maging world champion muli si Casimero. Sa ibang banda naman, kung mapapansin natin, sa entrance pa lamang ng ating pambato na si Casimero sa laban nito kay Ngihi Tumbua, nang magsuot ito ng napakalaking kwintas na purong ginto, ay napag-alaman nga nating tanging si Cuadro Alas lang ang bukod tanging may ganitong gold necklace na tila may sukat na 30 inch, 17 millimeter. Ito ay ayon kay Boss Toyo, na kilala sa pangongolekta ng mga mamahaling bagay.